Alright, anyong haseyo! Kamusta po kayo mga kababayan kong Pilipino? For today's video po, samahan nyo kami. Kakain kami ngayon sa labas kasi payday. Kumbaga, pakainin din natin yung sarili natin sa sobrang pagod sa buong, ano, sa buong isang buwan. Ano. So, dito kasi sa company namin, kumakain talaga kami every time na sahod namin. So tara, abangan nyo yung kainan namin, kung anong kakainin namin. Ano. Kung bago lang rito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, ano? Nang sa ganun, ganahan tayong gumawa ng mga content na pwedeng mag-inspire sa iyo, kababayan, at sa iba pa po nating mga kababayan na nagdanais rin pong makarating at makapagtrabaho rito sa bansang South Korea. See you later! Anyway, ito nga po pala yung aming ano, company, no? Yan yung opisina namin. Ayan, Samusel. Yan po yung opisina namin. Dito naman kami nakatira. Ang tawag po rito sa South Korea ay kisuksa. Kumbaga, dormitory po ito, mga kababayan ko, no? So, dito po sa company namin ay libre po ang aming tirahan. Wala po kaming binabayaran, tubig, kuryente, yung wifi po. Kami po nagbabayad. Ayan. So, maliit lang po yung company namin. So, ayan naman yung ano natin, yung service po natin. Sabaw tayo, sabaw. Hindi na napaaga ang sahod, ah. Hindi. Ito nga bawi. Ang ulang kulang sa isi. Yon, no? So ito po yung lugar, mga kababayan ko. So kanina, nakita nyo po yung mga halaman na nalalaglag na yung mga dahon kasi po ay ano na po rito, pa-winter na po. Kumbaga, bago mag-winter is autumn season, ano? So taglagas na mga dahon. So ngayon po ay magandang tingnan yung mga ano dito, mga kahoy-kahoy. So ito yung lugar. Actually, marami silang ano dito pagpipilian ng mga pagkain, hindi lamang po itong kalbitang, which is ito po yung all-time favorite po talaga namin. And at the same time, dito po sa lugar na to kasi marami po silang mga pansan or yung side dishes po kung tatawagin po sa atin, ano. So, tatlo po kami rito ngayon. So, maganda ngayon kasi medyo kukunti lang yung mga tao na kumakain. Ito yung lugar, yan po yung mga iba pa pong mga pagpipilian na mga pagkain, ano. So, ayan, napakaganda po ng paligid rito. Tahimik. Ayan. Saka napaka-ano nila. Napaka-authentic. Ayan. So, basta ito po, malapit lang po ito sa company namin. Masiguro mga 10 minutes lang po yung ano, biyahe po. Dito na kami sa loob. Makahilig na naman kami sa bami. Yumon? Iyo, no? Iyo. Ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay kasi sahod namin dapat asingko. Nagtataka kami bakit sinahuran kami ngayon address pa lang. Ganun pa man, siyempre. Salamat ng marami sa Panginoon natin. Ayan, with Michael Tander in the house. Kawai kawai dyan. Iyo, no? Sahod, eh. Sahod. Oh. Yan, milyonaryo yan. Daming pera niyang tao na yan. Gusto ko. Binata yan, binata. Naghahanap ng jowa yan. Naghahanap ng jowa. Baka, baka gusto nyo. Binata to. Tapos milyonaryo na rito sa Korea. Ayan, oh. Taga Bagyo. Ayan. Antayin namin yung order namin. Tingnan nyo kung ano yung order namin. Whoo! So, ayan. Dumating na. Dumating na yung pinaka-antay namin kalbitang. So, napakasarap po nito. Buto-buto. Ayan. Kagandahan kasi sa mga Koreans. Napakarami nilang mga ano.
Napakarami nilang talent, kumbaga. Magaling silang maghalo-halo ng mga panakot. Ayan, tsaka napakarami din nilang nilalagay sa kanilang mga pagkain. So as you can see po mga kababayan ko, napakasarap po talaga nito. Every time po, sahod, kapag kami sahod po kami, kapag gusto po namin humigop ng sabaw, ay dito po kami nagpupunta lagi. Ayan, so ano po ito talaga, unexpected itong araw na ito kasi hindi po namin talaga alam o hindi namin sukat akalain na kami po ay sumahod. At risk po kasi Friday, di po talaga namin in-expect na sumahod kasi asin ko po ang sahod namin. Dapat sa Lunes pa po ang sahod namin, kaya lang ito. Ayan, nag-aya yung kasama namin dahil sahod. Which is ito naman talaga yung lagi namin ginagawa. Di kami nag-overtime kapag ka payday. Para makahigop naman, makahigop man lang ng masarap na sabaw. Alright, nagugutom ka ba? Tara, samahan nyo kaming kumain. Ayan, oh. So, ang ginawa ko rito, kasi meron silang kanin din eh. Package na po ito. Isang cup na rice. Ay, kanin kumbaga. Ang ginawa ko, sinama ko na para isang sinama ko na rito sa buto-buto, sa may sabaw. Para diretso na ako. Ayan. Kain po tayo, mga kababayan ko. So kapag makarating ka po rito kabayan, sa mga aspirants po dyan, talagang mapapatakam ka po rito sa napakaraming pagkain ng South Korea na sobrang sarap po talaga, promise. Babalik-balikan at uulit-ulitin nyo po talaga ang kanilang mga pagkain. So kapag kumakain tayo, kumakain po, ay hindi na lang po natin isipin yung kung magkano kumbaga ito sa pera natin, kasi masasaktan ka lang eh kapag ganoon. Kasi yun yung dati kong ginagawa eh, nung bagong dating pa lang po ako rito, every time na may bibilihin or kakain kami ay inaano ko kaagad, kino-convert ko sa piso. Ang mahal, kaya sabi ko kakaon ako. Sabi ng mga kaibigan ko, nandito ka, isipin mo yung dito lang, wag mo isipin yung sa Pilipinas kumbaga yung palitan, kasi talagang mahal po talaga yung price po rito ng kanilang mga pagkain. Binabagay lang din po yan kasi dito naman po maayos po yung sahod talaga. So ayun po talaga, wala po tayong magagawa doon sa mga bilihin po nila. So sa inyo pong lahat na patuloy na sumusuporta po rito mga kababayan ko sa channel ko, taos puso po ang aking pasasalamat sa inyong lahat, dahil alam ko po na kung hindi nyo po ako sinusuportahan or susuportahan ay wala pong mangyayari rito sa ating sa channel. Ito pong channel ko po mga kababayan ko ay nais ko lamang pong magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan na nagdanais din pong makarating, makapagtrabaho, makakain ng kanilang mga masasarap na pagkain rito, makagala sa kanilang mga pasyalan, para para mainganyo at saka sikapan at galingan po nilang mag-aral talaga ng Korean language, kasi yun lang po talaga ang natatanging paraan para makapagtrabaho ka po rito ng legal sa bansang South Korea. After po pala kami kumain rito ay dating gawi po, every sahod ay nag-grocery po kami. So malapit na din lang din po ang rito, mga bilihan ng groceries So dito kasi sa area namin, hindi naman, although probinsya po siya, pero marami po itong mga bilihan kasi dito po sa lugar namin ay marami pong tao. So kung inyo pong tatanungin, nandito po ako sa Caribbean. Ito po ay isang bayan
Isang lugar po rito sa South Korea, which is located po sa Gyeonggi-do Province, Yangju City, sa Gwangjuk-myeon po, nabubulol ako ah. So ito po, dito po tayo nagtatrabaho. Simula nang dumating po ako rito ay dito na po talaga ako sa lugar na to. It's been 10 years now sa lugar na ito. Kaya alam na po natin tong pasikot-sikot po sa lugar na ito. So asahan nyo po na patuloy po akong mag-upload ng mga content na pwede pong kapulutan nyo po ng inspirasyon sa inyo pong lahat, na mga kababayan ko po dyan sa Pilipinas or saan mang panig ng mundo na nais pong makarating rito sa bansang South Korea. So sharing is caring, kumbaga, mga kababayan ko. So gagawa at gagawa tayo kahit ano na lang po siguro, no? Kahit anong ano na lang, anong content na pwedeng ano, pwedeng kapulutan nyo po ng aral, kunan nyo po ng ano, ng inspirasyon. So hindi lang naman itong mga ano, mga kainan. Actually, marami din po silang mga pasyalan rito siguro in some other time kapag hindi na po tayo masyadong busy kasi nag-aaral po tayo ngayon ng Korean language sa preparation po para sa pagpapalit po ng ating visa next year. Ano? So, kailangan nating mag-aral. Kailangan ko pong mag-aral kasi nangangarap at pinagpipray ko po na pagkalob ng Panginoon ng isa pa pong pagkakataon na makapagpalit or magkaroon ng ano ng professional na visa, no, para makapagtrabaho ko rito ng maayos and at the same time makuha ko rin po ang aking pamilya sa Pilipinas kasi mahirap po kasi yung sitwasyon talaga ng mga OFW. So itong chance nito ay pinagpipray natin na nawa ipagkalob ng Panginoon na magkaroon tayo ng visa, which is yung professional visa, kasi magandang visa po ito, no? Makakuha natin yung ating pamilya. Yeah. Thank you so much for watching. To God all be the glory. God bless everyone. Saranghae.